Wasak ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard matapos banggain ang mga barko ng China Coast Guard. Pinalabas pa ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas ang sadyang bumangga sa kanilang barko. Nakatutok si Chino Gaston. Sa video na ito na ipinost ng China Coast Guard sa social messaging app, nagbanggaan ng BRP Bagakay at ang Chinese Coast Guard Vessel 21551 kaninang alas 3:30 ng madaling araw sa Escoda Shoal. Ang BRP Bagakay, bahagi ng rotation at reprovision mission sa Patag at Lawak Island sa West Philippine Sea. Sabi ng PCG, dalawang beses binangga ng CCG vessel ang Bagakay na nagtamo ng minor structural damage. Pero sabi ng China Coast Guard sa kanilang post, ang Pilipinas anila ang sadyang bumangga sa barko ng China Coast Guard. Sa isa pang video, sinabi ng China Coast Guard na biglaan nilang lumiko ang barko ng PCG at bumangga sa kanilang barko. Pero ayon kay National Task Force of the West Philippine Sea spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, mapanlin lang ang umano'y spliced at edited video mula China. It's a misleading video. It again shows China as the benevolent actor here, no? Allegedly, they were conducting a law enforcement operation controlling the movement of the two ships when in fact it was not 4410 or BRP Bagakay who rammed 21551, it was the other way around. 21551 in truth rammed our vessel BRP Bagakay two times. Ayon sa PCG, ang China Coast Guard 21551 ang ilang beses nang nagtangkang bumangga sa BRP Cabra sa Ayungin Shoal sa Setyembre noong nakaraang taon. Ito rin ang humabol-habol sa BFAR vessel na lumayag wala pang isang buwan ang nakakaraan. Kasabay ng pagbangga sa BRP Bagakay, ang sadya rin daw na pagbangga ng China Coast Guard Vessel 3104 sa Cape Engaño. Nag-iwan ito ng malalim na yupi at malaking butas sa gilid ng barko ng PCG. Mula sa loob ng barko, makikitang nasira din ang CCTV camera malapit sa ibang equipment ng barko dahil sa napunit na bakal mula sa pagkakabangga. Wala namang nasaktang crew sa dalawang barko at kahit may sira, tumuloy pa rin ang Cape Engaño at Bagakay patungo sa Patag at Lawak Island. We can fairly say that this is the biggest damage, structural damage that we have incurred as a result of the dangerous maneuver carried out by the Chinese Coast Guard which resulted to collision. Siguro iniisip nila na itong mga 44-meter vessels na to will be reinforcing the presence of Teresa Magbuanmo. Dismayado ang National Task Force on the West Philippine Sea sa ginawa ng China Coast Guard matapos magkaroon ng kasunduan ng Pilipinas at China sa bilateral consultation mechanism tungkol sa pag-resupply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, ang pagkasira ng mga barko ng Coast Guard sapat na basihan na magreklamo sa ilalim ng United Nations Convention on the Laws of the Sea. The best thing since Coast Guard is a civilian vessel. This is now governed by UNCLOS. It's unlike Ayungin Shoal, which is a military activity. This is a civilian activity. We can go to UNCLOS and sue China for damages, and the tribunal will reaffirm that is part of the EEZ, and that will again debunk China's 10-dash line. Sa isang statement, kinundena ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang dangerous maneuvers ng China Coast Guard na naglagay sa panganib ng buhay ng crew at ikinasira ng dalawang barko ng PCG. Sinusuportahan daw ng Amerika ang karapatan ng mga kaibigan, katuwang at kaalyado sa ilalim ng international law. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.